Okay, so simple natin guys, hindi ko na tinanggal ito kasi okay pa naman, malinis na yung loob niya. So bubuhin natin ibalik. Okay, so maglalagay tayo ng kunting grasa dito. Kunting-kunti lang para hindi magkaroon ng parang pampadulas lang siya, kasi pag dinamihan mo yan baka mag short circuit yung loob kasi basa na. Okay, so pasok na natin tong planetary gears. Na magugulat kayo, yung ano, may planetary gears pala to. Okay, so ngayon nakabit na natin yan, dyan lang muna yan. So dito na tayo sa ito, yung amateur. So far nilihaan na natin, okay na rin. Then papasok natin dito guys sa kanyang stator. Sa center lang natin yan. Yun. Okay, so may engine yung takip niya. So dito na tayo sa amateur. Check natin, okay pa na, okay. So pasok natin ito guys. Tanggalin ko natin yung mechanism. So magkakapit po tayo ito guys. Medyo nahirapan ako kasi nga natatanggal yung ano niya. Hindi naman sa pag-aaral sa mga engineer. So mga engineer, shout out sa inyo lahat. Ang galing ng mga mechanism na ginagawa nyo. Minsan mahirap. Bakit? Kasi nga dapat to, kung maaari, naka-attach na yung pirmi ito, steady na to. Okay, kasi plastic lang naman yan. Kasi minsan mahirap ikabit siya, alam nyo. Kaya shout out sa mga engineer na magagaling mag-design ng mga ganito. Isipin mo yan ha. So para sa akin, dapat niya naka-built in na yan. So magpapalit ka lang ng spring o yung carbon. Kasi ang hirap tanggalin dahil pag kinakabit mo na siya, nahuhulog. Ayan o. Which is hindi siya maganda para sa akin. So yun lang yung mga comment ko. So ikabit ko muna guys pagkatapos balik ako, okay? Medyo nahirapan ako eh. Isang kamay lang kasi ako. Okay, ayan guys. Kita nyo naman, nag-back up ako ng isang tao dahil ang hirap siyang ikabit. Ang atong konti, Brad. So kailangan dalawang kamay pa talaga ang ano, tumira. Ay, ka. Wait. Yeah. Ulit. Tumba.